everyone, welcome back to our channel Kabayan Amor. Once again, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na nanonood ng aking mga previous and latest videos. Maraming salamat. And maraming salamat din po sa mga nag-subscribe ng ating channel at sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe pero nanonood sa akin. Maraming salamat po. For today's vlog, ang gagawin ko ay, kung naalala nyo po yung aking Monstera Deliciosa na 2 months na po after nung nag-gotten propagation ako sa kanya. So naisipan ko na itatanim ko na siya sa soil kasi iba talaga pag sa soil versus sa water lang natin ilalagay, kasi pag sa water lang natin sila ilalagay ay wala talagang masyadong nakukuhang nutrients ang ating mga halaman doon sa water. So mas maganda talaga na ililipat natin sila sa soil which is merong potting mix. So yan po ang ating pagsasamahan for today's vlog. So please keep on watching. Dito tayo ngayon sa other corner ng aking mga plants, mga kabayan, which is yung sa ating elephant area. Yan yung ating elephant. So, dito muna tayo nagba-vlog this time kasi doon sa aking talaga vlog station or kumbaga doon ako talaga nagba-vlog ay medyo may sun pa po ngayon. So, against the light. So, ganyan po ako. Minsan dito ako nagba-vlog or doon ako nagba-vlog. So, yung nakikita nyo po na Monstera, mga kabayan, so ito po yung pinopropagate natin last time, 2 months ago, doon sa loob ng aking water garden room and aking karaoke studio. So, ito po yun sila, mga kabayan. Actually, tatlo po yung nakat natin last time. Yan. So, yan po ang ating pinopropagate before. So, marami na po siyang roots, mga kabayan. And then, hindi ko pa siya nadagdagan ng water. And then, may napapansin kayo na mga dalawang malaking stone dyan. So, nilagay ko siya kasi lagi siyang, kumbaga, natutumba every time may malakas na hangin. And then, tinatalian ko po siya para hindi talaga siya matutumba. But this time, naisipan ko nang itatanim sila sa soil. Kasi nga, mas maganda talaga sa Monstera kapag nasa soil talaga, kasi pag sa water lang, mga kabayan, okay naman sila sa water, na survive po sila, but then kumbaga wala talaga silang masyadong nakukuhang nutrients galing sa water. And then may bago na po yan siyang palibs, mga kabayan. Ayan o. So ito yung isa sa mga nagpapakiliti sa akin kapag may nakikita akong mga bagong pabuka na mga leaves ng aking Monstera at ng aking mga dito. So, ito po yung aking mga rubber plants here. And then, this one also, bali tatlo kasi yung nakat natin before. And then, papakita ko sa inyo yung mother ng ating pinagkatingan. And then, may mga bago na rin dahon yung kinatingan natin. So, ito naman yung isa. So, ito yung nasabi ko doon sa ating vlog na kasi tatlo tong nakat natin. Sabi ko, ilalagay ko siya sa isang green na flower base. Ayan, glass po siya, mga kabayan. So, this one ay hindi ko siya ililipat sa soil. So, hayaan ko lang siya nga na dito sa jar na ito kasi doon ito nakalagay sa loob ng bahay doon sa aming dito sa may TV. So, titingnan natin yung roots niya, mga kabayan. Ayan. So, wala pa siyang bagong dahon. Actually, mayroon na dito. Medyo tumaba na siya. So, obvious na mayroon siyang bagong papalabas na bagong leaves. Yan na po ang roots niya, mga kabayan. Ayan. So, maganda din naman si Monstera kahit nasa water lang siya. Maganda siya sa pang-indoor. So, okay na ako na mayroong isang Monstera na naka-indoor. But, itong dalawa ay kailangan ko silang ilipat talaga sa soil, and then nilagyan ko siya ng monkey. So, cute-cute lang yung ating monkey na green. So, itatabi ko muna ito, mga kabayan, or else mahuhulog at baka mabasag. Oh my God. Special pa naman itong flower base na ito sa ano ko pa yan nabili.
sa other state ko pa yan nabili ang flower base na yan. So, here, tatabi muna natin and then ipapakita ko po sa inyo yung mother ng ating kinatingan na Monstera. So, ito po siya ngayon. Ayan, so, need na niyang isook and dry kasi ano siya, medyo magaan na siya. So, yan na po ang looks ng ating mother, mga kabayan. And then here, yan, may bago na po yung mga dahon. Yung tatlong sanga na pinagkata natin, mga kabayan, ay mayroon na ding mga bagong patubo. So, like this one, number one, dito sa baba. Yan, and then here also, may bago, and then dito also sa likod. Yan, and then may bago din itong, bagong padahon din pala dito, dalawa. So, yan po ang ating mother plant na Monstera. Dinilagyan ko po siya ng stick, mga kabayan, kasi ang Monstera kasi ay pa-climb po yan siya, hindi po siya kung kusa lang na nagaganon gaya ng mga Calathea. So yung Monstera ay pa-climb po siya, so nilalagyan ko siya ng stick para hindi siya magbe-bend dyan. And then once na ito ay hahaba na, ay ililipat ko siya sa loob ng bahay, but for now dito lang muna siya sa labas sa aking veranda. Any part ng aking veranda nililipat-lipat ko to. So back na tayo sa ating pagtatanim, mga kabayan. Here ang ating cutting propagation. Yan. So, tatanggalin ko yung nilagay ko na tali. Kasi, aalisin naman natin siya dito. Ayan. Tinatalian ko siya, mga kabayan, kasi lagi siyang natutumba. And then, aalisin natin siya. So, tatanggalin ko muna yung dalawang bato na nilagay ko dito para hindi talaga siya maano. Yan, so yan po ang bato na nilagay ko dito sa ating base sa ating recycled na kettle or takuri. So kung naalala nyo, mga kabayan, ang takuri din na ito, kettle na to, ito din yung nilalagyan natin ng aking, oh my god, look, dumikit yung stone sa ating roots ng ating Monstera. Wow! Ang ganda niya, tingnan. Look. Yan. Diba? Ngayon lang ako nakakita. Ang ganda. Kumapit siya. So, ayaw niyang humiwalay. Kumapit yung roots niya, mga kabayan. Pero, aalisin natin yung bato. Yan. Parang na-develop yung stone ko sa aking Monstera. And mayroon akong dalawang pots dito. Ready ko na ng dalawang pots. So, isa lang muna. And then, nilagyan ko na siya ng soil. Pero yung soil niya, mga kabayan, ay half lang po. Hindi ko siya pinuno. But mayroon tayong extra dito. So, alam niyo na po palagi doon sa mga lagi nakasubaybay sa aking vlog. So, ang ginagamit ko na soil sa aking mga Monstera, sa aking Calathea, sa aking rubber plant, ay tatlo po yung minimix ko dito, which is nilagyan ko siya ng kumbaga yung mulch na pinong-pino na kahoy, which is may halo siyang gumi ng manok, and yung pang isa pang potting mix na pang flower talaga siya, and then cacti and succulents potting mix. So yun po ang ginagamit ko sa aking mga rubber plant, Calathea and Monstera. So, una natin itatanim, mga kabayan, ay ganyan po ang looks nila after 2 months. Ang dami ng roots. So, hindi ko siya aalisin. Ay, ang sarap paglaruan ng ano niya, oh. Ng roots niya. Is pa siyang cotton. Yan. Para siyang basta. So, hindi ko siya aalisin yung roots. Hayaan lang natin siya na ganyan. And then, lalagay na natin siya, mga kabayan, sa center talaga. And then, magdadagdag tayo ng soil. Sa hindi pa nakapanood ng vlog kung paano ko siya pinopropagate, mga kabayan, ay scroll down nyo lang po yung mga videos natin dyan. So, makikita nyo po yung pag-propagate natin ng ating Monstera. So, si Monstera naman ay hindi naman siya masyadong masilan, mga kabayan. And wala kayong alalahanin when it comes sa pagdidilig. Hindi kayo mag-alala na ma-overwater siya. Kasi sa katunayan, si
Monstera ay mas gusto niya po yung water. So wala siyang ano sa water, mga kabayan. So maganda siya sa indoor ang Monstera, but make it sure lang po na lagi siyang or nilagay niyo po siya sa bright light. Yan, so tusukin natin yung mga soil, mga kabayan, para mag-absorb sila doon sa ilalim talaga. And then after this one ay didiligan ko siya, so walang problema, didiligan mo para wala tayong maano na kumbaga yung air dito sa ilalim, so parang magko-compress ang lahat ng soil at mag-hold dito sa ating plants and sa roots niya, mga kabayan. So hindi po yan siya mamamatay or ma-overwater kahit bagong repot lang po natin, mga kabayan. Ayan. So sa mga nanonood sa akin dyan ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, maraming salamat sa panonood. So hopefully mag-subscribe na din kayo para masaya. Hindi ba? And then kung hindi pa kayo nakabisit sa aking Facebook page, bisitahin nyo po and follow me on my Facebook page, kasi may parapos po ako doon, may naka-pin post po doon sa ating page about sa ating pa-premyo sa Pasko, mga kabayan. So make it sure na bibisitahin nyo po yung ating Facebook page, Kabayan Amor, and follow na rin. So dadagdagan pa natin siya. So yung ginamit ko na pala-pala ay yung plastic, hindi yung isa. So ang gagamitin kong pangpukpok ay itong stone. So igagano natin, mga kabayan, kapag plastic po yung pinagtamnan nyo. So ako naman kasi bihira lang ako kukuha ng mga terracotta pot. As napapansin nyo, ang mga plants ko ay nakatanim talaga sa nursery pot, which is this one, plastic. And then sobrang dami ko nito. Nakikita nyo din sa vlog ko before na papalapit na yung pag-alis namin sa dating bahay. So ang dami kong mga pots. And hindi ko po yun binibili, ang mga pots ngayon. Binasura ko lang po yun. Kasi doon sa dating bahay, may kapitbahay kami na meron silang nursery. So sobrang dami nila ng pot ay pinagtapo nila. So nung umikot kami one time, nakita ko doon sa labas ng bahay, which is nakahilira talaga yung mga pots nila, mga kabayan. So ang nakuha ko that time is more than 600 pots. Ang nakuha ko, may nabigay na rin akong marami doon sa aking friend, and marami pa ako doon sa aming garage. So marami pa akong pwedeng itanim. So if ever na may halaman ako na gusto kong ilipat sa, kumbaga sabihin na natin, terracotta pot or ceramic pot, ay bumibili lang ako pa isa-isa. So tapos na tayo sa first one, mga kabayan. And the next one ay itong isa. So same lang din, may soil na ito na half lang, mga kabayan, and then dadagdagan lang natin siya ng soil. So hindi din natin aalisin yung roots, hayaan lang po natin siya dyan na ganyan. Then iano natin siya sa center. So yung mukha nila, mga kabayan, ay dyan talaga paharap, kasi ganyan po yung ano nila. So sumusunod sila sa araw. So yung dito kasi sa kinalagyan ay wall na po siya, so hindi sila, kumbaga walang nakaharap dito sa akin. So dyan po sila nakaharap sa inyong lahat. So sumusunod po sila sa araw. So dadagdagan ko na siya ng soil. So ang dami kong gagawin sa aking garden. Kanina kasi umuulan. Kung nakikita nyo po yung post ko sa ating Facebook page, ang gaganda po ng mga, masaya po yung mga succulents ko kasi nagtampisaw po sila sa ulan, mga kabayan. Gusto nila ang ulan. So ngayon, nagpapakita na naman ang init. So from rain to shine. So ganyan po ang life ng aking mga succulents doon sa outdoor garden, which is rain and shine. So kaya kung hindi ka pa nakapalo sa aking page, bisitahin nyo po, makikita nyo po yung mga succulents ko doon na nagtampisaw sa ulan, so which is isa yun sa mga gusto nila, mga kabayan. So at least first day of October, first day din ng ulan for the month of October. And then shout out. So sana may Facebook din doon sa langit, ano, or saan man naroon yung ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, or
yung sumakabilang buhay. So sana mayroon din silang Facebook, no, or Messenger, or ano pa mang application na pwede natin, still pwede natin silang mag-rate ng happy birthday, ganon. So sana lang. So great ko lang po yung nag-iisang babae sa buhay ko, which is yung aking pinakamahal na nanay. So today is her birthday ko. So happy birthday, nanay. Alam kong nandyan ka palagi sa akin and lagi mo akong ginagabayan at binabantayan. So hopefully huwag mo akong pababayaan. So yun lang. So mahal ko ang nanay ko, and then yeah, wala lang. So naano lang ako. So birthday niya ngayon. So dati nung buhay pa yung nanay ko, ang pinaka-excited talaga na days ay pinaka-excited talaga na months of the year ang pinaka-aabangan ko ay October. So hindi na ako na-excited sa birthday ko. And then October lang po talaga yung naano ako na magbe-birthday yung nanay ko. Kasi hinahandaan ko talaga yung nanay ko mula pa noon. And then yun. So after nung namatay siya, actually mag 6 years na po siya this coming November, next month, ay hindi na ako naghahanda ng birthday niya, or hindi na ako naghahanda ng pagkain. Ngayon ko lang din nag-start. This year ko lang ako nag-start na hindi na. Kasi kahit wala na siya, past 5 years ago, so talagang nagpapahanda ako, nagpapalit yun. Pero naisipan ko na this year lang ako mag-start na hindi na ako maghanda every October 1. Which is yung pinaghahandaan ko ay yung death anniversary niya every November 10. So yan po ang aking pinaka-espesyal na araw. So, malapit na tayong matapos, mga kabayan. And then, so sinabi ko na kanina, after this one, ay pwede na natin siyang diligan. And then, ibabalik ko ito. I think isang part lang po yung mababalik ko doon sa kinalalagyan ko dito ng ating, ano, kasi dalawa na sila. So, yung isa ay hahanapan ko pa siya ng lugar kung saan ko siya mailalagay. So, yan na po, mga kabayan. We're done. We're done. So actually, ang aking monstera, mga kabayan, ay magwa 1 year pa lang ito this coming December. Kasi Christmas presents last December 2020. Yeah, 2020. So Christmas presents ito sa akin. So nung binigay sa akin ay I think 7 lang yung leaves niya. So at least ngayon, napaparami ko siya. And then, hindi ko siya hinahayaan talaga, mga kabayan. So, from 1, nagawa ko siyang 3. So, as of now, mayroon na akong 4 na Monstera Deliciosa. And then, sa totoo lang, mga kabayan, yung Monstera Deliciosa dito ay medyo may kamahalan din talaga siya. Kaya, never akong kumuha nito. Gustuhin ko man before. Talag kaya naman, kaso matagal ako. Kung hindi ako binigyan nito nung December, hindi ako magkakaroon ng Monstera. Kasi maraming beses na ako nag-attempt na kukuha. Kaso lang, iba kasi ako pag medyo yung price is parang mas mabigat. For me, ay hindi ko muna siya kinukuha. But thankful ako kasi may nagbigay sa akin ng presents na ito nung December. So ang nagbigay nito ay anak ng aking partner, which is Nicole. So yung tinatawag ko sa kanya ay hindi po siya Monstera dito sa bahay. Tinatawag ko po siyang Nikki. In short, Nicole. So pag sa umaga, kinakausap ko sila sa sinasabi ko, "Hello Nikki, good morning, how are you?" Ganun. So ganyan ako sa aking mga halaman. May mga story, may mga name po sila. Kung paano sila napunta sa akin. So hindi naman lahat. So meron, for example, ito yung nagbigay sa akin ito. So pinapangalanan ko sila ng pangalan ng nagbigay sa akin. So, yan po ang ating vlog for today. Mahangin talaga, mga kabayan. Buti na lang, nag-stop na po yung ulan. So, kukontinue na naman ako sa aking pag-garden after this vlog. So, ang gagawin ko ay didiligan ko siya mamaya. Dito po nagtatapos ang ating vlog for today, mga kabayan, which is yung ating Monstera Deliciosa. So, thanks for watching, everyone. Hopefully, nakasubscribe na kayo sa ating channel. And please do visit my Facebook page, Kabayan Amor, para alam niyo po kung ano yung mga mechanics ko sa aking premium sa
tapos po. So, see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy. God bless everyone and happy planting lang po tayong lahat. Bye-bye!